Hello po everybody! Hello mga ka-retired! Good afternoon po! Medyo quiet-quiet lang po tayo kasi po Holy Week pa rin po ngayon. Pero dahil po bukas ay Easter Sunday na, darating na naman po ang aking mga apo. Actually, yung apo ko po dun sa Rodriguez Street, dito rin sa Sarayaya. At medyo may celebration na kaunti. Darating din po ang aking tia Remy at ang aking pong stepmother na si Tita Edad. Ipasusundo ko po silang lahat para makasimba kami bukas ng umaga, 9 o'clock Easter Sunday Mass dito sa aming linang dito sa Mamala. Kaya ngayon magpe-prepare na ako kasi medyo maaga po yung simba bukas, kaya magluluto na ako at magpapalambot na ako ng pata. Kasi ako ay magluluto ng estofado. Kaya yan, nag-prepare na ako ng bawang at saka sibuyas. Okay, everybody, mga ka-retired. Ito na po ang ating mga gagamitin para sa ating estofado. So, syempre, meron tayo ditong vegetable oil. Konti lang po ang gagamitin natin dyan para maigisa ang ating bawang at ang sibuyas. At pagka naigisa na yan, pakikita ko sa inyo mamaya kung paano gagawin. Meron po tayo dito na almost 2 kilos of may pata. Mix na po yan at meron din pong pork butt para may laman-laman. At ito po ang ating asin. Meron tayong black pepper. Meron tayong soy sauce. Meron din tayong gagamitin sa bandang huli na dato puti, vinegar, at ang ating sugar, of course. Meron tayong dahon ng laurel. Meron din tayong ipiprito mamaya na mga patatas at saka ang ating saging na saba. Siyempre sa panghuli, pagka malambot na po ang ating pata, ay palalaputin po natin ang ating sabaw. At ito po, meron tayo ditong cornstarch na gagamitin. So, yan po ang ating mga ingredients sa araw na ito sa pagluluto ng ating estofado. Pinapainit natin yung ating mantika. Mainit na. So, lalagay natin yung bawang. Mga kalahati lang muna. Next, yung sibuyas. Bango ng bawang at sibuyas. Okay, so ang kasunod dito ay yung ating pata. Everybody, mga karitar, dito po yung hinugasan ko na kanina. Thank you.
Hayaan lang po natin yan. Hindi muna natin lalagyan ng asin. So, parang sasampotsahin muna natin yan dun sa mainit na mantika. At yung pong bawang at sibuyas, mag-i-infuse yan dun sa laman ng ating karne. So, pwede na nating takpan ngayon. So, ayan everybody, nakalagay na po sa ating kawali or kaserola ang ating nilulutong estofado. Hahayaan lang po natin yan mga ilang minuto para masampot siya dyan. Hahalu-haluan ko yan maya-maya at stay tuned, tsak na masarap ito. Konti para even ang pagkaluto. Okay, lalagyan natin ngayon ang dahon ng laurel. Konting asin. Konti muna. Kasi mamaya saka natin lalasahan. Kaunting paminta. At hahaluin po natin. Ayan, lumalabas na yung kanyang sariling katas, pero ito po ay sasabawan natin ng tubig para malabog siya. Ayan. So ngayon, lalagyan na natin ng tubig. Kailangan nakalubog yung karne sa tubig. So ito ay pakukuluin natin. So pag taklob natin dyan, ayan, may takip na po siya. Hihintayin po natin siyang kumulo. Pag kumulo na, mag-start na tayong bumilang ng mga isang oras hanggang isa't kalahating oras. Depende po yung kasi sa karne, pero mukha namang maganda itong karneng nabili ko kaninang umaga, kaya marahil ay mga isang oras lang. So, hintayin na lang natin malabog ang karne. Pag labog na, malambot na yan. Pwede na natin siyang lagyan ng ating mga sahog na iba pa at lasa rin. Magbalat po tayo ng saging.
Hihiwain natin yung saging. Magbalat ng mga patatas. Hiwain natin ang mga patatas. Ayan. O, ayan, mga ka-retired. Ayan, o. Kumukulo na ang ating sabaw. Kaya bibilang na tayo ng 1 hour to 1 and a half hours para po siguradong malambot ang ating karne. So, ngayon po ang time check natin. Sandali lang, tingnan natin. O, ayan, mga ka-retired. Ang ating oras ngayon ay 4:24 or sabihin na natin 4:25. Yan po. So, bibilang tayo ng isang oras ay, pag isang oras ay 5:25. Kung magiging siyang kalhati pang oras, ay di magdadagdag tayo, magiging 5:50. So, yan po ang ating magiging paghihintay para tayo ay makapagpalasa ng ating estofado. Prito na ang patatas. Isunod namang iprito ang saging. Mga half cook lang naman ang pagkakaprito ng patatas at saging. Dahil ito ay lulutuin pa rin sa sabaw ng estofado mamaya. Lagyan ng toyo. Takpan lang. Tatakpan ang niluluto. Huwag haluin pagka nilagyan ng suka. Hayaan lang kumulo. Lagyan ng asukal. Pwede nang haluin. Ito'y kumukulo. Siyempre, tatakpan uli natin. Cornstarch. Lagyan ng tubig. Tutunawin natin yung cornstarch sa tubig.
ang gagawin natin pampalapot ng ating sabaw. Lagyan na natin ang iba pang bawang. Pwede maglagay ang patatas at saging. Alright, alright, alright.